Hi guys! What's up? Konnichiwa sa inyo lahat. So yan, kakatapos lang namin kumain at maghuhugas naman ako. So bale, ngayon guys, habang naghuhugas, kwento-kwentuhan lang tayo. So, meron akong isishare ulit sa inyo. Bale, may nagtanong sa akin ulit, may nagchat sa akin, nakakilala. Papunta siya dito sa Japan. So, bagong hire ba? Oh, nagtanong siya kung ano daw yung mga tips, kung meron daw ba akong pwedeng ma-share na tips para magtagal dito sa Japan. So, yun yung tanong niya sa akin. So, ako naman guys, bale, matagal-tagal na rin nga ako dito sa Japan. Nakaka 6 years na ako dito. Then, kaka-renew nga ng aking working visa. So, another 3 years. So, pag natapos ko yung bali, 9 years na ako, ano? Malapit ako mag-isang dekada. So, sa akin niya tinanong, ano daw yung mga tips para makatagal dito sa Japan. So, bali, ang masishare ko lang sa inyo, kung kayo nandito na sa Japan or papunta pa lang at gusto nyo rin mag-stay ng matagal dito sa Japan. So, bali, sabi ko naman sa kanya, wala naman tayong tips. Walang sikreto ba? Walang sikreto para makatagal ka o walang mga magic word or something. So, sabi ko, nasa sa iyo yan. Nasa sa tao yan. Kung gusto mong magtagal dito sa Japan, mag-a-act ka or gagalaw ka or mag-a-act ka according sa mga kumbaga rules ng mga Japanese o kung saan ka man nag-work. So, syempre, sa bawat trabaho naman, guys, may mga rules and regulation. So, wala ka lang ibang gagawin, kundi sundin mo lang yung mga rules nila. Be polite lang. Alam mo naman ang mga Hapon dito, guys. Sobrang napakababae, napakapopolite. Lalo na sa loob ng trabaho. So, dapat ganun ka rin. Maging polite ka sa kanila or sa katrabaho mo. Wag kang mag-involve sa mga yung mga away ba? Yung mga away dyan sa ano, kung ano mang away. Basta iwas mo sarili mo sa mga away. Mga ganyan. So, sample lang ko kayo guys. Halimbawa sa amin, company namin, bawal ang arubaito or bawal ang part-time. So, yun. So, sa amin kasi bawal kang mag-part-time. Kapag ikaw ay nakakontrata pa sa kanila, hindi ka pwede mag-part-time job. Or yung mga parang sideline business, yun, bawal din yun. So, syempre, alam mo nang bawal yun, huwag mo nang gawin. Iiwas mo na sarili mo. Tulad ngayon, humihina yung company namin. As in, wala kaming OT. So, kahit na gustuhin natin kung humanap ng ibang pagkakakitaan, eh dahil bawal nga doon sa company, so sundin na lang natin yun. Kasi pwede ka matanggal eh. Pwede ka nilang tanggalin kasi nga nagbe-break ka ng rules. Yun. So, yun na mga sideline, mga business, sideline, mga online business. Ayan naman. Alam ko, bawa din yan. Pero, syempre, kumbaga, hindi siya yung tuong dibdiban ba? Yung talagang kinakarar mo na hindi ka na nakakapaso kasi mas inuuna mo pa yung mga sideline business mo. Hindi. Isisingit mo lang yun sa ano, free time mo dapat kung gusto mong mag-ganun. So, yun. Tapos, guys, syempre, iwasan mo rin makasakit ng tao. Yun. Tapos, dapat, ano ka, kung may inuutos sa'yo or may mga pinapagawa sa'yo, syempre, sundin mo, gawin mo na maayos. Syempre, guys, sa tingin ko ang mga Hapon, hindi sila masyado sa, parang kung halimbawa, hindi ka masyadong, hindi mo kagad napipick up yung mga gawain sa loob ng company or dahil baguhan ka pa, ganan. Syempre, wala namang bago na agad master na or agad parang veteran na kagad, bago ka pa lang. So, wala yung ganun, hindi yun. Siyempre, makangapa ka pa sa una, pero dapat guys, attitude, dapat talaga, mas tinitingnan nila
yung attitude ng kanilang empleyado. Yun ang napansin ko lang sa kanila, guys. Mas tinitingnan nila yung attitude kaysa doon sa skills agad na yung kaysa doon sa skills na meron ka. Kasi guys, kung bago ka naman, hindi mo pa makukuha agad yung mga trabaho na ibibigay sa'yo . Pero kung ikaw naman ay nagpapakita ng eagerness to learn, yung talagang gustong-gusto mong makuha agad, gustong-gusto mong matuto, then mas magugustuhan ka nila kung ikaw ay may magandang attitude. Yun. Siyempre, huwag kang magbe-break ng law sa labas ng ano, ng company. Oh, may photo bomber. So, dito kasi guys, mahigpit sila dito, yung mga batas din nila sa labas ng dito, pang community ba. So basta ang may share ko lang, always follow yung rules nila, then maging ano ka, maging aware ka sa attitude mo, kasi mas tinitingnan nila yung attitude mo. Tapos kung halimbawa naman di ka maalam pang mag Japanese language, so okay lang yun. Basta okay lang yun na hindi ka pa maalam mag Nihongo. Basta ipakita mo lang na eager ka na matuto, tapos pag may instruction sa'yo, kung hindi mo kagad makuha, nagtatanong ka sa iba or nagpapatulong ka, yun, ayos yun. So yun na masasabi ko sa inyo, guys. Be aware of your attitude pag nasa bambansa ka na. Sa attitude talaga magkakatalo. So kung pasaway ka or magmamagaling ka, masyado ka nang magaling, hindi ka nila magugustuhan. Kaya dapat ano lang, be humble, ganan. Tapos ipakita mo lang na lagi kang eager to learn, lagi kang ano, yung genki or lagi kang active pag nandun ka sa trabaho. For sure naman, makakapag-stay ka pa ng matagal dito sa Japan. Ano? So, yun lamang guys, for today's usapan. So, kung may mga gusto kayong itanong, i-comment nyo lang guys and I will try to answer. Wow, English ang peg! So, bye guys! Ingat kayo palagi!